Momshi, ayan, magluluto tayo for today's video ng pancit. So, ang ginamit kong pasta ay pasta ng pancit canton for the best. So, ayan, nakaisip ng paraan kasi wala nang maisip na makakain. So, ayan, nakapagpakulo na pala ako ng tubig at ilalagay na natin ang pasta na pancit canton. So, ayan, habang nagpapakulo, ginigisa ko na nga pala ang ating mga sangkap, sibuyas, bawang. Ayan po. At ilalagay na rin po natin ang ating mga gulay. Halo-haloin mga mamshi. Tapos ayan, bakit tuyot? Kasi hindi po ako pwede sa maraming mantika. So ayan, unti lang po ang mantika. Hayaan ko lang siya maluto sa sarili niyang apoy. Ayan, ilagay ko na ang aking beans. Hahaluin natin ulit. Sunod-sunod. At yung bell pepper. Ayan. Tapos hahaluin natin ulit ang hahaluin. After yung bell pepper, ilalagay na naman natin ulit ang ating cabbage pag naluto ko na yan. So, ayan, medyo natakpan ko siya. Ayan na po. Haluin lang ng haluin para magluto ng pantay-pantay ang ating mga sahog. So, ayan, pag wala kayong naisip na ibang ulam mga mamshi, pwede po ito. So, ayan, tinakpan natin ulit at ayan, medyo luto na ang ating gulay. Pag naluto na ang ating gulay, pwede mo na rin ilagay ang ating paminta. So, nilagyan ko siya ng paminta. Ayan. Tapos, hahaluin ko siya ulit. Nasa inyo po kung gusto nyo half-cook lang yung gulay o gusto nyo medyo may lutong-luto. Kayo po ang bahala. So, ayan na po. Ilalagay ko na ang aking pancit canton na pasta. At hahaluin natin ulit para ma-absorb niya yung ibang gulay at yung lasa. Hindi po ako maglalagay dito ng asin mga mamshi. Ang nilagay ko po ay tuyo. Ang sarili niyang tuyo at mantika ng pancit canton. Pero hindi ko po nilagay yung powder ng pancit canton. So, ayan. Nilagay ko na rin yung kikiam. At hahaluin natin para maganda tignan yung ating pancit. So, ayan. Ang sarap nito mamaya. Busog-busog tayo nito. Kahit hindi na ako dito magkakanin. Tcharan! So, ito na mga mamshi. Kain na tayo.